Kaligirang pangkasaysayan ng Nolimi Tangere. Pagpapakilala sa may akda. Ang Nolimi Tangere ay ang kauna-unang nobela ni Dr. Jose Rizal na ang buong pangalan ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Siya ay anak ni na Francisco Rizal Mercado y Alejandro at Teodora Alonso Rialonda y Quintos. Ipinanganak siya noong Hunyo 1861 sa Calamba, Laguna. Siya ay nag-aral ng medisina sa Maynila at noong Mayo 1882 ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Espanya sa Universidad Central de Madrid. Sa bansaring iyon, niya si isinulat ang kanyang unang nobela na Nolimi Tangere. Si Rizal ay magdadalawamput-apat na taong gulang nang kanyang sinimulang isulat ang nobelang ito. Inihahandog niya ito sa inang bayan at inilalarawan nito ang kanser ng lipunan sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. Ang pamagat na Nolimi Tangere ay isang salitang Latin na nangangahulugang "Huwag mo akong salingin" mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang bersyong ito ay tumutukoy sa pahayag ni Jesucristo kay Maria Magdalena na huwag siyang hawakan sapagkat hindi pa siya nakakaakyat sa kanyang ama. Pagkakaimpluwensya at inspirasyon sa pagsusulat. Nagkaroon ng inspirasyon si Rizal na sumulat ng Nolimi Tangere matapos mabasa ang tatlong aklat, The Wandering Jew ni Eugene Sue, Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe at ang Biblia. Ang The Wandering Jew ay kwento ng isang lalaking kinutya si Jesus habang papunta sa Golgotha at pinarusahan upang maglakad ng walang tigil sa buong mundo. Samantala, ang Uncle Tom's Cabin ay tungkol sa pagmamalupit ng mga puting Amerikano sa mga aliping Negro. Ang mga aklat na ito ay nagbigay kay Rizal ng ideya na lumikha ng isang nobelang maglalarawan sa pang-aapi ng mga Kastila sa mga Pilipino at gigising sa damdaming makabayan ng kanyang mga kababayan. Pagsisimula at pagbuo ng nobela. Bago matapos ang taong 1884, sinimula ni Rizal ang pagsusulat ng Nolimi Tangere sa Madrid. Sa simula, binalak niyang makipagtulungan sa kanyang mga kaibigang Pilipinong manunulat na nasa Madrid, tulad ni na Pedro, Maximo at Antonio Paterno, Graciano Lopez Haina, Evaristo Aguirre, Eduardo Delite, Julio Lorente at Valentin Ventura. Ngunit, dahil hindi sila nagbigay ng kontribusyon sa nobela, napagpasyahan ni Rizal na tapusin itong mag-isa. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid, nagtungo siya sa Paris noong 1885, kung saan ipinagpatuloy niya ang pagsusulat at natapos ang malaking bahagi ng nobela. Natapos na naman niya ang huling bahagi ng Nolimi Tangere sa Wilhelmsfeld, Germany sa pagitan ng Abril hanggang Hunyo 1886. Ginawa niya ang huling revision sa Berlin at natapos ito noong Pebrero 21, 1887. Mga pagsubok sa pagpapalimbag. Naging malaking pagsubok para kay Rizal ang pagpapalimbag ng kanyang nobela dahil sa kakulangan sa pondo. Dahil madalas na hindi kaagad dumating ang ipinapadalang pera ng kanyang kapatid na si Pasiano. Nagtitiis siya sa gutom at minsan ay kumakain lamang ng 2 beses sa isang araw upang makatipid. Ang kakulangan ng salapi ay muntik nang maging daylan ng hindi pagkakalimbag ng nobela. Sa kabuteang palad, tinulungan siya ng kanyang kaibigang si Dr. Maximo Viola na nagpairam ng 300 piso para sa pagpapalimbag ng 2,000 sipi sa Berliner Botschafterei Action Gesellschaft sa Berlin, Alemanya. Natapos ang pag-imprenta at lumabas ang nobela noong Marso 21, 1887.
pagsusuri at pagtanggap sa nobela. Matapos mainimbag ang Noli Me Tangere, ay hinangaan ng maraming tao, kabilang na si Dr. Ferdinand Blumentritt, na nagsabing ang nobela ay isinulat sa dugo ng puso. Subalit, hindi lahat ay natuwa. Marami ring nagalit sa nobela, lalo na ang mga pari. Nanguna si Padre Salvador Font sa pagsusuri ng nobela at noong Disyembre 28, 1887, ay ipinagbawal ang pagpapakalat nito sa Pilipinas dahil umano sa sorbersibong nilalaman nito. Mga daylan ng pagsulat at mensahe ng nobela. Sa kanyang liham kay Dr. Ferdinand Blumentritt, ipinaliwanag ni Rizal ang mga layunin sa pagsulat ng Noli Me Tangere. Una, ipagtanggol ang mga Pilipino laban sa paninirang puri ng mga Kastila. Pangalawa, ilahad ang tunay na kalagayang panlipunan, pamumuhay at mga paniniwala ng mga Pilipino. Sunod, ilantad ang mga maling paggamit ng relihiyon para sa pansariling kapakinabangan ng mga namumuno. Sunod, ilahad ang pagkakaiba ng tunay at huwad na relihiyon. Sunod, mailantad ang kasamaan at pagpapaimbabaw na itinatago sa likod ng kapangyarihan ng pamahalaan. At huli, mailarawan ang mga kamalian, masasamang gawi at kahirapan ng buhay ng mga Pilipino. Pagbalik ni Rizal sa Pilipinas at paglisan muli. Sa kabila ng babala ng kanyang mga kaibigan at pamilya, bumalik si Rizal sa Pilipinas upang alamin ang epekto ng kanyang nobela, upang maoperahan ang kanyang ina sa lumalalang katarata, at upang malaman ang dahilan ng kawalan ng komunikasyon kay Leonor Rivera. Ikinatuwa ng kanyang pamilya ang pagbabalik niya, subalit puno rin ng pangamba dahil sa posibleng panganib na dala ng kanyang mga kaaway. Nang ipatawag siya ni Gobernador General Emilio Torrero sa Malacanang, tinanong siya tungkol sa subversibong nilalaman ng kanyang nobela. Ngunit, ipinahayag ni Rizal na tanging katotohanan lamang ang inilahad niya sa kanyang akda. Dahil sa lumalaking banta sa kanyang kaligtasan at sa kanyang pamilya, pinaalalahanan si Rizal na lisanin muli ang Pilipinas. Umalis siya noong Pebrero 3, 1888. At sa kanyang paglalakbay sa ibang bansa, ipinagtanggol niya ang Noli Me Tangere laban sa mga kritiko sa pamamagitan ng mga akdang La Vision del Fray Rodriguez at Por Telefono na tumutuligsa sa mga pari na sina Padre Jose Rodriguez at Padre Salvador Font. Konklusyon. Ang Noli Me Tangere ay hindi lamang isang nobela kundi isang makasaysayang akda na nagmulat sa mga Pilipino tungkol sa pagmamalupit ng mga Kastila. Naging daan ito upang ipakita ang katotohanan, ilantad ang kanser ng lipunan at isulong ang damdaming makabayan. Ang akdang ito ni Rizal ay isang malaking kontribusyon sa paggising ng diwa ng kalayaan at pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino. At diyan nagtatapos ang kaligirang pangkasaysayan ng Noli Me Tangere. Kung nakatulong sa inyo ang araling ito, inaanyayahan ka namin na ibahagi mo ito sa iyong mga kaibigan at mga kamag-aral upang sila rin ay matuto. Kaligirang pangkasaysayan ng Noli Me Tangere.